you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Kahit senador ka, baka ipapatay ka nila. Gawa-gawa na naman ang kwento sa media na ano? Sir, hindi nga legitimate ang EJK, hindi state-sponsored, hindi palisi ng gobyerno. Kung totoo pa yun, ikaw na una, nasana na una. Hindi nga. That you are the proof that EJK is not a state-sponsored. You are the living proof that it is not a policy of the government. Being the most vicious critic of the president, you should be long dead enough already kung ang EJK ay state-sponsored. Eh kasi hindi, kaya ka buhay na buhay at nangliling lang. Yun, yun. And we don't need any other proof on that. Kasi walang proof pa ang Supreme Court nang sabing may EJK talaga among kaso-kaso. Yung masasabi mo, assumptions lang yan. Pero sa akin, hindi assumption. Totoo itong sinasabi ko, kung totoo mo EJK state-sponsored, patay ka na sana. I hope is able to tell that at your face para ka mabuhayan ng kalag, para ka makamata o buntag. Una, diha. Paruhay ta. Ano talaga? Wala. They ano, without any reason or anything, wala talaga. Tapos maghamon-hamonin pa tayo. Sus, Ginoo, di ko mahadlok og debate. Sus, di ko mahadlok, pero dili kamo ang kinahanglan na kong debatehon. Si kinsaman mo, maunsaman ang nasod, wala yung hitabo. Si hero ninyo, Trillanes, nga nung inyo kong gipugnan nga makipag-istorya niya, nga nung inyo kong blockingan, kuha ko sa video, he blocked, she blocked. Her face, na kaitim-itim, na kailangan ng guta tayo, she blocked her face in front of me. Talagang ganun. Susday. Ngayon tag si Ann Cortez pa or si Angie Luxin. Sus. Di na kayo nahiya na gagawin yan. At saka, ano na, yung iba hindi naman inyo ginanon. Bakit natakot ba kayo? Mamatay ba si Trillanes kung maitanong ng a very, ano na, mga questions. Hindi naman paninira sa kanyang sarili. Questions that needs to be answered because I believe it involves national interest. At ayaw yung ipatanong. So lahat-lahat ng kabulastugan ninyo, 1986 hanggang sa panahon ni Estrada, hanggang ngayon, were in a single instant, your demeanor at the forum, which is documented by various videos, talagang nagsasabing kayo ay pawang rhetorics, mga sinasabi pawang katotohanan. You don't live by what you advocated. Human rights, but my basic human rights of a simple, kahit 30 seconds, I ask you, 30 seconds ha, 30 seconds lang, hindi maibigay-bigay. Kasi, they just wanna block me among all people. Bakit kaya? Your answers is as good as mine. Kung kami pa lahat ginanong ninyo, lahat, hinarangan talaga ganun, this would be a question o ano. Pero sa lahat-lahat, ako pa, bakit? I went there na ano, na hindi balasubas. I respected you all, I follow instructions, everything. I even commend and thank you for coming up with that avenue. So there will be an opposing views discussing things and we can agree to disagree. Pero wala, wala. Susi, yung sinasabi niyong diktator si Duterte, kayo ang diktador. Yung sinasabi ninyo na yung mga democracy yung sinasabi ninyo, you are not living with it. That was your brand of democracy. Sinasabi ninyong Marcos authoritarian, Duterte authoritarian, yung pagbablock sa babaeng maitim na kailangan ng guta tayon. I'm sorry, you have to follow the rules. Ganito, ganyan. Ano bang rules na sabi nyo? Sabi nyo sa rules nyo, you can ask questions unlimited. You can continually, you can limitless regardless of the views. Pero 10 seconds pa, wala na, putol na. Ako hindi patanungin. At when you said, go to the back, fall in line again, ginagawa ko yon. Pero kung ako na ang magtanong, somebody block me, yung babaeng maitim na kailangan dugduta tayo, hindi na natapos lahat. At hanggang hindi na ako, kahit si Trillanes ang magkipag-usap at tayo, hindi na pinalapit. See?
Oh. Wag na. Kahit ano pang challenge ninyo sa akin, magdebate-debate tayo. To redeem yourself, to make me, to show to the world na mga matatalino kayo. Kasi yun ang assumption ninyo na kami ay mga mangmang, mga napaniwala, mga ano. To prove that to the world, sisikat pa kayo. I don't need you to engage in a healthy mental exercise. I need your hero, yung inyong poong may kapal na hero ng inyo na nasa Senado. Yun ang gusto kong maka-engage para maisagot niya itong mga ginagawa ko, mga pinoformulate ko na mga tanong. Yun dapat. And kayo ang sasagot. Bakit may spokesman na ba ang hero? May mga defenders, mga spokesman na ba na ano na tinalaga ang hero ninyo, ha? Kayo ang fanatic, kayo ang hero, kayo ang sumasampa sa poong may kapal ninyo, hindi kami. See? O, magagalit na naman kayo. Alam ko kayo na nakikinig kayo sa akin, nakikinig kayo sa akin. Ha? Akala ninyo na ito, anuhin natin ito ng debate para masira ito, kasi sira-sira na tayo, para i-redeem natin ang sarili natin. Ako Ilaron, Bisaya, Bisaya Ilaron, Labaw pang Tang'an, Pastilan. Ayaw na. Then mo ingon mo nga, wala ni kuan og debate kasi ano, hadlok na tako. Wa magi ko na hadlok sa inyong hero nga Ginoo ninyo. Kamo pa ba kinsaman mo akong kadlokan, di ba? There is just no point in having a healthy argument, a mental exercise with you, because what benefit will it gain again to our country? Will the GDP will increase? Will Duterte stay at the office up until his mandate of 6 years? Will the economy be improved? No. But talking to your hero, engaging him in a debate, I believe it will. Because these answers, these questions needs to be answered. Oh, tapos sabihan ninyo, ng mamang ako na paniwala, insulto yan. Lasan ko ninyo, murag kamuray naka-eskula. My classmate in high school, Mr. Boy Regidor, Bambi, oh, Nobo, classmate ng kita, kailan gyud kanako, mukuan kog debate, muatras kog debate pag high school na to, ha? Muatras kog kailan man gyud kanako. Una diha, tapos sila, i-assume lang nila nga inana. No, I won't be a party to your gambit. Si Trillanes ang ilabas ninyo para madebate ko noon. That was the chance, pero kinigilan niyo ako, mura akong kriminal. Talagang hinirangan, para akong ano ba, may leprosy na hinaranga na ino na parang hindi kin makadul sa ilang God, sa ilang Ginoo. Sus Maria, just to ask questions, ano man, I mean, mamatay ang inyong santos, mamatay ang Ginoo, uwaw mo na uwaw, no? Nga diha. So, hello, Miss Doris Valles, Miss Neni Monreal, Miss Nora, Nora Unur, Nora Dicano Tapales, Jose Arcales, bye. Juliet Hala, lovely, hello, lovely, you are so lovely, ma'am. Annie, hello, Annie Rio, hello. JC Tan, Irene Sino, Yusek, Janice Salcedo, Ma'am Yusek, kailang yung kanako, ha? Gihagit kong debate sa mga ano, gihagit kong debate nila sa mga organizers daw, na anywhere, ano, makipag-debate sa akin. Di ko mahadlok kong debate. But for what purpose nga ako, what benefit it will get? Si Hero, si Trillanes, ang ako ang gustong ikadebate, na ilang akong giblakan para di makaistorya. Siya mismo akong gustong idebate. Di ko makidebate o mga aliporis ni Trillanes, even if you are mga high in the society, I don't care. Just the fact that you calls him hero as your most worship, ano? I would say, fanatic kayo, hindi kami. See? So, May Gonzalez, Ate Selimir, Ate Madam Irene, and all the DDS Norcal, and Ate Liz Kimora, DDS Melbourne, and of course, si Maria Roli Andaya, Ana Marie Rivera, Ani de Jesus, Jim Castillo. So, yun lang ba? See? It is easy to accuse. It is easy, Boots Rubianes, Kanjin Water, it is easy to assume things without any validity. Yung mga sinasabing Trillanes na ganun. On his words, basing on his words na mga fanatic ang mga tao, sumasamba kay Duterte, napaniwala kay Duterte, napaniwala niya at sumasamba niya. Hanggang ngayon, mataas-taas pa yung ano niya. Sir, you are correlating things.
you already have the cognitive bias. You are wrong with your decision and assumption and your belief. Again, sir, you should have a cognitive bias on your correlation. And you should have a correlation neglect. Get rid of that reasoning kasi nagmukha kang tanga at bobo. Hindi mo tinitingnan ang causation. Bakit ganito kami? Hindi ka napag-research. Bakit? Kasi punong-puno na kami. Enough is enough of the brand, of the politics, of the yellows and the LP. What brand was that? Mediocrity, rhetorics, sweet talks, no political will, corruption. See? You know the truth? Ito sana ang sasabihin ko sa harap ng poong may kapal ninyo. See? Pinigilan lang ninyo ako. Eh, gagawin ko dito. This is America. I am not besmirching the reputations of the LPs and the people because history will dictate and even lahat, may proof lahat na ganun kayo. Walang apathy sa Yolanda, o. Corruption, DAP and PDAF, o. Luisita Masakit, kung kiling-kiling EGT kayo, EGK, how's the Luisita Masakit, Kidapawan Masakit, o. Ano yan? Nagbukha kayong bulag pipibingi? You are just picking on this administration because you want the lugaw to be in power? Mga plastic kayo masyado. Wala akala ninyo, walang sa ano ninyo, kabulastugan ninyo. Huwag nyo kaming gawing mangmang. I will borrow your words. Huwag nyo kaming gawing mangmang na katulad ng mga follower ninyo. Talagang I believe these people will really, really, really regret it. Parang sinusumpa talaga nila si Mark Zuckerberg of creating Facebook and the technology. Kasi kung wala ito, ang sila pa rin ang mamamayagpag. Their proof is the proof. Their truth is the truth. Using the mainstream media. Kaya ngayon, hala, panay ano sila sa mga taong supporters ni Duterte naman, paniwala ng fake news. Hindi ito fake news. Everything is at the video during the event. At sabihan ninyong fake news. Wag na. Wala nang maniwala sa inyo, I tell you. At basang-basa na kayo. And sorry, no amount of ano na makipag-dialogo, makipag-debate para lang to put me down and para lang sisikat kayo, ganito, ganyan. Si Trillanes kayo, yes, by all means, anytime, anywhere, tell me. Tell me, parliamentary procedures with rule, tell me, I will be there. Iano yung mga ano ninyo, yung inyong poong Diyos na may kapal. See? Chance na yun na mag-debate kami ng poong may santo may kapal ninyo. Eh, bakit nyo pinigilan? Diba? See? Yeah, he is in South Korea. Trillanes is in South Korea right now, but nobody dared to, ano niya, na hero-hero siya. Wala. Pati nga sa New York, he went to the Bryant Park. Nobody really, hindi siya, ano yun, na talagang people uploaded or wanna speak with him or wanna be with him. Wala. See? Tapos, ngayon, makaano kayo na kami, yung majority, naniwala naman. See? Bakit mo sabihin na napaniwala? That means inisip mo na mga mangmang kami at sinabi pang fanatic. Define fanatic, those people who follow somebody na parang Diyos o parang without any reason, without proof, without reasoning, without using the cognition, the intuition, walang logic, nagfa-follow lang. Kiss us. Sino ngayon ang kiss us? Kayo. Kasi every argument has presented against the Aquinos and everything. Diyos-Diyosan pa rin ninyo. Ha? Sinasamba pa rin ninyo. It is ironic that you said Marcos is dictator, Marcos is authoritarian, Marcos is like this and like that. But you are praising somebody that owns Hacienda Luisita, that treated the workers like they are slaves, that give a salary to our workers with a barely 0.38 cents a day or less than 1,000 pesos a week na sahod. Tapos, Marcos is dictator daw, Duterte is dictator. With that argument alone at Hacienda Luisita, ano, sino ang maakino, ang mga leader ninyo? Sila ang diktador. Sila ang nagpo-proponent na yung mga taong nagtrabaho dun ay mga slave having a salary like that. What can you call? With lack of a modest word. How can you call it? Ang sahod, 38 cents. Hindi an hour, a day. At Hacienda Luisita.
Tapos sabihin ninyo na Duterte is dictator, na ano is ano, authoritarian, Marcos. Inside the Hacienda Luisita, the Aquinos, they were the authoritarian, the tyrant, and the dictator. Treating your workers like that. For me, that is akin to slavery. Tapos freedom of speech, freedom, democracy. Tapos sa hacienda, sa leader ninyo, yun ang patakaran. Parang wala kaya kayong pag-iisip, wala kayong analysis kung ganun. Nagbulag-bulagan kayo kasi you are fanatic. I am just returning your words. I hope you will wake up in actualization na tama ang sinasabi ko. Kasi tama naman talaga. See? Wag na. Akala ninyo kasi ang maordinaryong tao hindi magsalita. We will use our talent, our skills, ang pag-iisip, ang pinag-aralan para ma-dispute namin ang kabalbala ninyo. Nagduda siya ko ani ba, nga naman ni nga Wi-Fi, the signal is here is really good. Pero I don't know why ngayon lang na ano, nga wala daw signal ba. But anyway, yung pakulo niya, interview sa Balitang Amerika, na ipapatay daw siya ni Duterte. After the election, allegedly, he said that Duterte will liquidate daw siya sa mga DDS after ni Duterte. Yun daw, grabe daw threat sa buhay niya. Sir, what benefit will it get at that time after the election na sinabi mo ipapatay ka kay Duterte? Anong makukuha niya? Presidente na siya. I mean, ang mga tao naghalal sa kanya, anong makukuha niya? See? Baka kayo, mag-create na naman kayo ng scenario. Hindi ko alam ha, this is just conspiracy theory. I'm not assuming na mangyayari. This is a conspiracy theory. I admit, ito ngayon, after itong sinasabi ko in few minutes, sasabihin ko in few minutes. Remember namatay si Ninoy Aquino na naging hero siya? At nag-aaklas ang buong sambayanan at it made to a point na idsa-idsa nila. Hindi naman talaga naging presidente na si Cory, naging presidente na si Ninoy. Walang proof na ang Marcos ang nagpapatay. At alam natin as per mga, na sino talaga ang nagpapatay. Baka naman magawa na naman kayo ng kabalbalan na mayroon na naman kayong patayin kung sino man ang highest leader ninyo dyan o ano, para magiging hero talaga at gagawa na naman kayo ng kwento. Kasi gumawa na talaga ng kwento dito sa Amerika na papatay daw siya ni Duterte. No, right after Duterte's election, instructed daw ang DDS. Tapos nagsabi naman si Lolo na don't ever be kumpiyansa kasi baka katsinadur ka, baka ipapatay ka nila. Gawa na naman ng kwento sa media na Sir, hindi nga legitimate ang EJK, hindi state sponsor, hindi palisi ng gobyerno. Kung totoo pa yun, ikaw na una, nasanang na una. Hindi nga. Tapos gawa-gawa ng kwento, to fan emotions na naman, at ang mga follower na mga fanatic na mga hero-hero, magpaniwala naman. Baka naman maggagawa na naman kayo ng senaryo katulad sa namatay yung Ninoy Aquino. Tapos it really fan the emotions of the people. Kaya nga, political welfare yung theory natin. Para mapaalis ang baka, call me conspiracy theories. Kasi mahilig kayo sa necropolitics eh. Kung sinong mamatay, hala, take advantage. Namatay si Mami, naging Santa Santita, naging presidente ang anak na B.S. Aquino. Namatay si sino yun? Rubredo. Ganito, ganyan, sa aeroplano, ganyan. Hala, ang lugaw. Naging vice president na, hindi naman talaga siya ang vice president. Naging congressman. Ang laylayan lang na Stop the crap. Because people really will watch your words and everything. Huwag nyo na kaming, insulto kayo. It's really an insult to us. Parati na lang ganyan. See? Kaya, kung ako sa inyo, latay sa punuan o kamatis. Kung di mo makasabot unsa na, pangutaan na mo sa mga bisaya. Yun lang. Kasi wala na kayo na idulot na magandang
Kahit sabihan pa ninyo ako na conspiracy theorist, yan, who knows? Meron na naman kayong patayin dyan saan-saan. Tapos, it will fund the emotion, anger, para mapaalis ang si President Duterte. Tapos, i-anuin nyo kay Duterte na si Duterte ang nagpapatay. Nagkwinto-kwinto ka na nga dito, eh, na wala namang kablas, wala namang ano eh. And you cannot deny the fact because it is on, I posted it at ano, my video. See? Huwag nyo kaming unahan. Kasi, kung akala niyo mga tang-an mo, mga maro mo, labaw pa ning Bisaya, future thinker, labaw pa, kung kamo, mag-assume lang mo anong yung analysis. Ako ang analysis scientific, hindi parihan ninyo nga mga kuan lang, tampulano-tampulana, nga murag assume lang nga wala. Everything has a basis, has definition, and everything is well researched. Okay. Regarding cognitive bias and correlation na neglect, I researched that from Oxford University Library. And I researched that on a study, on a working paper. Lahat-lahat nandito. So my proof. So hindi nyo sasabihin na ako, nagmamaang-maangan, University of Oxford, persuasion with correlation neglect, media power versus correlation of news entity and news media. Okay, correlation neglect, voting behavior, information aggregation. Ito naman, ano din ito? UK, Oxford University. O, bigyan ko kayo ng mga ano, correlation versus causation. This is Science USA. University Director of Professor of Mathematics Sciences, George Mason University, Rebecca Golden. Puro lahat, may mga proof. From MIT, Massachusetts Institute of Technology. So lahat, may proof, may science. Hindi lang, ano, katulad ninyo. But anyway, salamat sa lahat. Ako, hindi na sana ako mag-rant about sa nangyari kasi tapos na eh. Hindi tayo katulad sa kanila. 40 years ago, 30 years ago or so, panay, marshalo, mag-t-shirt pa ng magnanakaw si Marcos. Hindi na nahiya. Ang taong tinuligsan niya, patay na. Hindi na, ano, it is unfair to always, ano, to always impugn something bad to somebody that cannot defend himself or herself. Na, ano, magnanakaw si Marcos. At their assumption, correlation assumption, without any basis. They assume that the former President Marcos is magnanakaw. Thus, they concluded that Bongbong Marcos is a son of Fernand Marcos. Thus, he is also magnanakaw. Amy Marcos is the daughter of President Marcos. Thus, she is also a magnanakaw. Soy, mata og buntag. Si Juan is Juan. Si Pedro is Pedro. Si Juan, dili mahimong Pedro. Ang manga, the mango tree, won't bear a kamatis fruit. Did you know that kamatis is a fruit? It's not a vegetable, it's a fruit. That's knowledge. But logic is putting the tomato in a fruit salad. That's logic. Wala kay logic kung ang kamatis kay fruit lagi, gibutang nimo sa tropical fruit salad gisagol. Muna huna-huna ninyo sa mga yellow. Muna huna-huna ninyo. It doesn't follow that the fault of the father should be carried to or ganun din ang anak niya. Yun kasi ang assumption ninyo eh. Maling-mali. Ewan ko, mga abogado pa naman kayo, mga ano pa naman, mag-aral nga kayo ulit or i-apply ninyo ang inyong pinag-aralan. Mr. Glenn Fabian, Mr. Boy Regidor, Jazz Santiago, Neni Monreal, Ana Marie Rivera, Efrenting Liti Matsura, Zempi Z, Ius Arieza, Efrenting Yo. Thank you everyone and hello to Ambassador Alonto and Attorney Ati Jojo Alonto and Kuya Germs, Kuya Willy Horado, sa lahat-lahat, mga DDS North Cal, mag-asawa na Laksamana, Manoy Tumas, Mr. Rich Acuman and Mayrel Acuman. Thank you all and again, let us continue to support the President because his success is our success.
mabuhay. God bless us all. And sa mga bago pa na nakaano sa vlog ko, please follow my humble vlog. This is Kelly Kellogg's Dayag. And please do put a review. 0 to 5. 0 is a low, no score at all. 5 is a high score. Whatever numbers you give, and put a comment on it so I can construct a negative or positive. I take it as a constructive criticism to improve my engagement with y'all. Mabuhay sa inyong lahat. Didi is New Zealand. Hello. Didi is Kuwait. Didi is Australia. Meron akong ano, Tacloban pala. Kayong mga sa taga Tacloban, please visit the new restaurant na napakasarap. Pampanggin yung na restaurant. Ang theme is Pampanga. Cabin's Restaurant in not Pampanga niyo pala. It is Pampanga Street in Tacloban. Owned and operated by Tita Shoni Sia of CNP Bagakay. Teliski Morav Didis Malbon was there during the launching also. Napakasarap daw. Tah, kamo nga taga Tacloban, kaundod kamo diyan na ba? You miss your half of your life kung hindi kayo makapunta. Cabin's Restaurant in Tacloban. Delicious.